sugar, rock sugar, bell pepper, yellow and white, tapos tamarind, sampalok sa Tagalog. Ayan. Tapos meron tayong lemongrass or tanglad, bawang, fish sauce or patis. Yan yung ating mga ingredients, guys, sa ating Thai crispy fried fish. Hiwain ko na muna siya, guys. So, ayan, ito na siya. At ang gawin nyo doon sa tamarind natin or sampalok is ibabad nyo muna siya sa mainit na tubig. Tapos, saka nyo gawing sauce. Salain nyo siya. Ayan na siya, guys. Yan lahat yung mga ingredients natin. Madali lang siyang gawin. Basta sundan nyo lang siya. At sigurado akong magugustuhan ninyo. So, ayun. Let's start na sa pagprito ng ating fish. Make sure, guys, na yung ating mantika ay mainit bago natin ilagay yung ating isda para maging crispy siya. So, ayan, ilagay na natin yung isda. Ayan siya. Sobrang init ng ating oil. So, ayan, guys, dapat sobrang init yung oil natin yung talagang kumukulo para maging crispy talaga yung isda. So, ayan, guys, iluto niyo siya mga around 8 minutes both side. Para sure talaga na crispy siya. Luto na siya. Pwede na nating ahunin. Patuluin lang muna yung mantika. At habang lumalamig siya, naging crispy siya. So, ayan. Isit aside natin.
It's up to you na guys kung gusto nyo siyang lagyan ng chili na yung spicy ba, yung maanghang talaga. Nasa inyo yun kung gusto nyo. Hindi kasi ako naglagay dahil mga bata yung kakao.